If there is a compelling reason, tatakbo ako. Magandang araw mga kababayan. Sa naging interview ng Banateros dito kay dating Pangulong Digong, una niya sinabi na hindi na ito tatakbo sana sa kahit anumang posisyon sa politiko. Ngunit posibleng tatakbo itong senador sa 2025 kung may mga pangyayari na hindi niya inaasahan. At yan po ang ating alamin at ibang detalye sa naging usapan nila ng Banateros mga kababayan. Ayaw ko na. Tapos na ako sa politika. Dumaan na ako pagka-presidente. Wala nang ano sa akin na meron pa akong ambisyon. Wala nang akong maano. Kaya lang, kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko, pwede kasi magsalita ako sa civilian, but wala kang platform, not unlike a senator. Ang platform mo is that you're a government official, tapos from time to time, you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress. Ang ano ko, ang mas masagot ko sa iyo, prangka-prangka, kung may rason, if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika, hindi na politika dahil gusto kong politiko, kung hindi, kung kailangan yung boses ko para marinig, to say something that is for my country, whether it is really and negative kung positive yung sinasabi ko against usually yan sa gobyerno talaga, baka mapipilitan ako, tatakbo ako. So pag may class, ayun po mga kababayan po natin, ha, paulit-ulit po na sinasabi ni dating Pangulong Digong na babalik ito sa politika kapag kinakailangan at kung may mas malalim pa na rason. Ito nga po kung kailangan siya ng taong bayan at kung kailangan niya magsalita sa mga bagay-bagay, lalo na kailangan itong si Pangulong Digong. Alam po natin mga kababayan na gusto niya magbigay ng kanyang sariling salita, opinion, lalo na sa mga nangyayaring korupsyon, talamak na korupsyon, droga at kasindikatuhan sa ating gobyerno, mga kababayan. Ngunit limitado makapagsalita itong si Pangulong Digong dahil private citizen. At gaya nito nangyayari, nagsalita lang siya against dito kay House Speaker Martin Romualdez, pinag-iinita na siya, agad nila hinalungkat itong ICC, pati yung kanyang anak, yung budget, at pati si Pulo ngayon, tinira. So kita niyo po mga kababayan po natin, ganon sila kabilis atakihin kapag wala sila sa gobyerno. So ganun na lang po ka makapangyarihan ngayon yung mga nakaupo sa ating gobyerno. Kumbaga binubusulan na nga yung ordinaryong mamayan, lalo pa kaya itong si Pangulong Digong na napaka-powerful ang kanyang salita. Ngayon, pinagbibintangan pa ito na umano siya ang may pasimuno ng destabilisasyon na plano, ngunit walang katotohanan umano. Ilang beses niya ito dinideny, mga kababayan po natin. Ngunit kung nasa Senado nga, alam po natin, itong si Pangulong Digong o nasa Kongreso man, abay, mayroon po siyang karapatan na magsalita at magbatikos na kahit sinong politiko. So maganda po yan, mga kababayan po natin. Kaya sigurado, wala namang duda at kapag tumakbo ito ay mananalo naman talaga itong si Pangulong Digong. Kita nyo ngayon, sa kahit anong survey sa pagka-senatorial for 2025, basta't isinama siya. Kasi may mga survey, mga kababayan po natin, na hindi siya sinasama eh. Kaya ang nagna-number one ay si Erwin Tolpo. Pero pag sinama mo itong si Pangulong Digong, abay matik po yan, mga kababayan natin. Agad ito number one. Kung may compelling reason lang, kung wala, ayaw ko na talaga kasi pagod na ako. Itong nagbibigay ng pera. But in some provinces or congressional districts for that matter, talaga nagbibigay ng pera, nag-umpisa na, buong Pilipinas, alam niyo yan. Hindi sa lahat. Hindi pa kasi na full-blown ano talaga. But mayroon na nag-umpisa, nagbigaya na. Nagpapirma na, tapos napagbigyan. Nabigyan. So, ang totoo dyan, huwag na tayo magbulahan.
Eh, halata naman talaga at alam ng tao kung ano lang ang totoo, sabihin mo na lang para wala nang problema. Eh, nabigyan namin, eh, ganun. Pero kung if you start to amend the constitution and you start by buying the signatures of the Filipinos for it to start the process, daanin mo sa bayaran, walang eleksyon. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually, it's almost, how would I term it, repugnant, a disgraceful act. So, hindi ako pabor kung ganun, hintuin na lang nila. Hindi pa ako nagsasalita kasi tinitignan ko, pero kasi yung denial ngayon lumabas, yung araw na to, hindi naman totoo. Kasi sa ibang probinsya, pati doon sa siyudad ko, sa ibang distrito, nag-umpisa na ng bigayan. So, alam mo itong Pilipino, may gagawin ka, tapos may tinanong ka, you deny. Mag-disclaimer ka kaagad. E puta, bakit mo gawin? Tapos, yun pala na maghugas ka lang ng kamay. So, yan nga po ano nangyari mga kababayan po natin, ano, iisa lang naman yung pinapatamaan ni dating Pangulong Digong. Na bakit mo ginawa tapos magdi-deny ka, maghuhugas ka naman. So obviously, itong si House Speaker Martin Romualdez na dinideny niya, ako po. Bakit hindi mo kayang panindigan kung talagang gusto mo ng charter change at ikaw nagpasimuno na itong People's Initiative? Bakit hindi mo papanindigan? Bakit sabihin mo na hindi mo alam? I don't know. Eh ikaw na nga ang tinuturo na mga kongresista na kinausap mo at sinunod ka, hindi dahil nirespeto ka bilang ikaw ay House Speaker, kundi sinunod ka para makakuha sila ng kanilang budget pagdating ng budget allocation. O, di po ba? So, walang respeto na nangyari, kundi kailangan lang dahil baga pira-pira lang, kailangan nilang makisama para magkaroon sila ng budget at pundo sa kanilang distrito. Hindi. Bakit mo? Bakit mo paggawin? So kung gawin mo, kailangan the position is that you want the signatures kaagad because you want to change the constitution. And that constitution, gusto ninyong madalian, kaya kayo nang lumigay ng pera. Ang end result nito is that a new constitution, if ever, it will just destroy the nation. Walang it will open the floodgates of political abuses, pati the perpetuation of powers. Kung sino ngayon, gusto nilang tumuloy-tumuloy. Hoy mga gago, kung mga ulol kayo, itong demokrasya natin sa Pilipinas, palit-palit ito. Ang problema, pag nandiyan kayo nakapuesto, gusto na ninyo habang panahon, hanggang apo ninyo sa... Alam mo, demokrasya to. It simply means that at least there is over time we have to go into electoral process. If you are retained by the people, it's because you are performing well, hindi ka corrupt, maganda ang real record mo. Pero kung masamang tao ka or you are an idiot, incorrigible, ayan ang cleansing process ng ano, demokrasya, elections. So, huwag na tayo dyan yung kasi ang maganda naman ang konstitusyon natin. Wala namang nangyayari. Wala namang patayan, walang dahil lang sa konstitusyon. Ang kalaban natin yung NPA pero wala na halos. Tapos na. So bakit pa tayo magpasok ng masakit ng ulo na alam ninyo na para magpa talaga sa in order to, you know, you want to stay in power. Hindi na ganun na ang gobyerno, Andre. So, actually mga kababayan po natin, nung simula pa lang nung kampanya, nung tumatakbo itong si Pangulong Digong, ay sinusulong niya itong pagbabago ng ating konstitusyon at baguhin ang ating gobyerno into federal. So, kaso mga kababayan po natin, nakita niya na mahina at mukhang hindi kailangan at hindi ito priority kasi maraming problema na dumating sa ating bansa, iba't ibang problema ang dumating, nagka-pandemya pa. Kaya inatras niya na, hindi niya na ipinagpatuloy itong gusto niya sana na pagbabago ng ating gobyerno into federal.
So, ngayon, mga kababayan po natin, ang sabi ng ilang mga bashers nito, eh siya nga umano ay sinusulong niya rin yung pagbabago ng konstitusyon. Iba kasi ang sitwasyon sa ngayon at noon, mga kababayan po natin. So, kita naman po natin na marami talaga ngayon sa mga politiko, lalo na dyan sa House of Representatives, na mukhang gusto lang makinabang sa kaba ng taong bayan. Pero ayaw nila talaga yung bitawan ang kanilang pwesto. Gusto nila manatili siguro habang buhay. Kaya gusto nila maging prime minister. Gusto nilang baguhin ang ating konstitusyon. So, yun nga lang. Marami ang pumalag. Mukhang pumalpak ang plano nga ni House Speaker Mato Romualdez. Agaya ng Senado ay hindi na papabor. At kukontra talaga sila. Lahat halos mga kababayan. Of terms, walang ganunan. Demokrasya to eh. The Philippines is a democratic state. It provides for an election for an orderly change of government from time to time. It's a cleansing process. If the people cannot stomach your idiotic or maybe a mediocre performance, hindi maghanap ang tao na bright at saka marunong. Huwag tayong pumasok dyan sa mga ganun. Wala na kayong maisip every term of a new president. Nandiyan papasok talaga yung constitutional change. For what? Para magulo. Yung sabi ko nga, huwag ninyong personalin itong gobyerno. Hindi ito monarchy na pag namatay ka, ipasok mo yung anak mo, pati pinsan mo, pati kapatid mo sa labas. Itong gobyerno na ito, para ito sa... para sa matitinong Pilipino. Ngayong mga ugok dyan, okay, ang pisahan niyan gano'n, maguguluhan na tayo dyan. Magkagulo lang. Baka akalain ninyo, gusto ninyo, remember na marami tayong sektor. May sektor tayo sa government officials, employees, may sektor tayo sa civilian at large, may sektor tayo sa mga accountants, engineers, May sektor tayo sa military. Huwag din masyadong ano kasi hindi naman lahat maluluko ninyo. Alam na lahat ng mga sektor na yan na kalukuhan to. So huwag din ang ipilit. Magkagulo lang. Hayaan, huwag. Yung constitution pang permanente yan. Poste yan. Ang batas would be changed from time to time. But a constitution remains to be intended to remain solid and poste for governance. From time to time, you might want to change some provision of the constitution, but let it remain na ganyan. Yung some provisions, palitan natin. Pero yung constitution mismo, maganda ito. Nothing is absolutely wrong with the constitution right now. So yan po ang ilan sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Digong. So yung pinupokus niya nga dito sa mga explanation niya at tanong din sa kanya, mga kababayan po natin, ay itong patungkol sa People's Initiative. Na hindi nga nagustuhan ng ating dating Pangulo itong nangyayaring bilihan tinatawag na pera kapalit ng perma para sa People's Initiative. At kung babaguhin man ang ating konstitusyon ay yung iba. Pero yung forma nga ay ayaw niyang pumayag dito. Mga kababayan po natin, dahil unang-una hindi na umano kailangan. Ha? Dapat manatili pa rin tayo sa presidential na klase ng gobyerno. Na kung ayaw na ng tao sa'yo, edi pwede kang palitan. Di po ba, mga kababayan po natin? Kaso iba nga ang sinusulo ngayon yung Speaker Martin Romualdez. Ngayon, mukhang hindi sila magkakasundo at ang mga senador ay mukhang naglabas ng manifesto, mga kababayan po natin, na ginukontra nila itong People's Initiative. So ang sinasabi ng COMELEC as of kaninang umaga ay mahigit na 900 municipalities ang nakapagsumite ng kanilang People's Initiative. Baka yung na-collective na mga perma o mano, pero syempre masasabi naman natin na hindi man yan organic na paperma sa taong bayan. Dito nga sa amin banda sa Bulacan, wala kaming na-receive na mga ganon. Hindi ko alam kung saan sila kumuha ng 3% ata 3% na perma para isalpak doon sa ilang bayan dito, mga kababayan po natin. Ganun pa man, mga kababayan po natin, kung ano man ang plano ng dating Pangulong Digong para sa susunod na eleksyon, siyempre supportado po natin yan.
medyo may edad na itong si Pangulong Digong. Pero kita po natin, napaka-sharp, napaka-talino pa rin magsalita at sumagot, mga kababayan po natin. At naniniwala ako, kung tatakbo man ito sa Kongreso o sa Senado, kayang-kaya niya pa makipagsabayan at posible na siya pa ang mahalal bilang House Speaker o kaya Senate President. So abangan natin ang ilang declaration, mga kababayan po natin. At nagpahayag na rin itong si Vice President Sara na natatakbo ito umano sa 2025 election. Anong position? Magre-resign ba ito? Yan ang ating pag-usapan sa sunod po nating mga update. Maraming salamat po, mga kababayan.